Follow us on Facebook at fb.com/packboyanime. Sa napakabait na magician at tumulong sa aming dalawa ni Becky. Natatakot po ako na dahil po sa sulat kong ito, ay may makakakita po sa inyo. Ngunit ayoko pong palagpasin ang pagkakataon na magpasalamat po sa kabutihan ninyo. Talaga pong pinasaya ninyo ang buhay namin ni Becky. Dati po kami ni Becky, natutulog kami kahit na walang laman ang aming tiyan. Pero dahil sa inyo, nakakakain na po kami ng masarap. At ako po, nakakapagsuot na ng magandang damit. Maraming salamat po. Talagang pinago niyo ang buhay namin. Gumagalang po sa inyo ang batang babae sa itaas ng atik. Napakagandang sulat. Talagang nakakatuwa ang batang babae na yun. Talagang nababasa niya ang laman ng isipan ko. Ramdas. Po? Nagdadalawang isip ako tungkol sa batang nasa Paris. Kung ang batang natagpuan ni Carmichael, na anak ni Ralph Crewe, iniisip ko kung malambing ang batang yun katulad dun sa bata sa kabilang bahay. Ang inaalala ko lang, Ramdas, kung magagawa ko rin maging isang mabuting magician para dun sa bata. Sana maintindihan mo ako, Ramdas. Ang totoo, natatakot ako na makita ang bata na galing sa Paris. At may bahagi sa isipan ko na nagsasabi na hindi siya ang batang natagpuan ni Carmichael sa Paris. Pero, Master... Alam ko na... na mali ang iniisip ko, Ramdas. Nagagawa kong isipin ang anak ni Ralph ay yung malambing na bata na nakatira sa may atik. Sana tama ang kutob ko na siya ang anak ni Ralph na hinahanap ko. Alam mo ba, Ramdas, talagang magiging napakasaya ko kung ang anak ni Ralph Crewe at yung bata na nakatira sa kabila ay iisa. Pero ang batang natagpuan sa Paris na sinasabing anak ni Ralph ay darating, masisira nito ang pangarap ko tungkol sa bata doon sa kabila. Ramdas, ikaw ang sumundo sa kanila. Opo. Oo nga po pala, Master. Si Mrs. Carmichael at ang kanyang mga anak ay paparating na po rito. Heto na! Donald! Mag-iingat ka! Huwag po kayong mag-alala. Bilisan niyo na po! Kumusta po kayo, Mr. Ramdas? Donald, kanina pa kita hinihintay. Pumasok ka na. Magandang araw po, Mr. Crisford. Hindi dapat yan. Dapat ang sinabi mo, kumusta po kay Mr. Crisford? Ha? Huh? Bakit? Uy, tumigil nga kayong dalawa dyan. Donald, Janet, talaga natutuwa ako na makita kayong dalawa. Pinasasaya ninyo ako tuwing nandito kayo sa bahay ko. Alam niyo po, naiisip ko na gusto ko nang magtrabaho sa kumpanya niyo at si ate ang sekretarya ko. Pero bago po ang lahat, gusto ko po munang pumunta sa pier para po sunduin si Papa. Ikaw talaga, Donald! Ako'y lubos na nagpapasalamat sa inyong dalawa. Hinihiling ko na sunduin niyo na ni Ramdas si Carmichael sa pier. Masusunod po, Mr. Crisford.
O kayong dalawa, huwag kayong maglilikot dito, ha? Opo, masusunod po. Aalis na po ako. Yeah. Paalam, Mama! Ah, oo nga po pala, Mr. Chris Ford. Sa tingin niyo po, ano po kayong ugali ng batang babaeng kasama ni Papa galing sa Paris? Napakahirap naman yung tanong mo, Donald. Donald, ano ba sinasabi mo dyan? Tumigil ka nga! Pero ate, intindihin mo ako kung makikipagkaibigan ako sa kanya. Gusto ko kasi yung ugali ng batang nagtitinda ng posporo. Talagang kilala mo yung batang nagbebenta ng posporo, ha, Donald? Opo, matagal ko na po siyang kilala at nakakaawa po siya talaga. Ang alam ko po, patay na po ang mama at papa niya. At sabi po ni mama, mukhang may pinag-aralan daw po ang bata na yon at matalino siya. Oh? Alam niyo po, nung isang araw, nakita ko yung batang babae na nagbebenta ng posporo sa gitna ng niyebe. Naawa po ako at bumili ako ng maraming posporo. Talaga? At may ginawa ka palang kabutihan para sa kanya. Oo nga pala, anong pangalan ng batang nagbebenta ng posporo? Hindi ko po alam eh. Alam mo ba kung saan siya nakatira? Hindi rin po namin alam. Hindi niyo alam? Opo, at alam niyo po, nung binalikan po namin yung lugar na pinagbebentahan po ng bata, ibang batang babae na po ang nagbebenta ng posporo doon. Naisip nga po namin nila mama na baka may masamang nangyari sa kanya, kaya po wala na siya doon. Kawawa naman. Salamat, Becky. Umiinit na dito sa kwarto ko. Nakakatawa sila. Si Mrs. Molly at si Mr. James. Alam mo ba, Miss Sarah, narinig ko kanina, si Miss Minchin inuutusan niya si Mrs. Molly at si Mr. James para painitin tong kwarto mo. Ano? Sa tingin ko, Miss Sarah, lahat sila nagbago ng pakikitungo sa'yo, lalong-lalo na si Miss Minchin, naging mabait na siya. At syempre, dahil lahat yun sa kagagawa ng magician. Palagi ko, tama ka. Alam mo, talagang natutuwa ako. Alam mo, Miss Sarah, kung walang apoy dito, sigurado maninigas ka sa sobrang lamig. Ano yun? Tingnan mo, Becky, may gumagalaw. Ha? Huh? Oo nga, baka si Cesar lang ang nasa labas. Si Cesar? Pero hindi yun, pusa. Anong sabi mo? Becky, kailangan ko ng tulong mo. Oo, Miss Sarah. Pasensya na, Becky. Sabi na nga ba ikaw yan eh. Bakit ka nandyan? Malamig dyan. Halika dito, halika. Halika. Miss Sarah! Ayos lang ako, Becky. Kawawa ka naman, Sulia. Masyado kang kininaw. Tama? Tumakas na naman ba siya sa bahay nila? Oo. Mr. Ramdas! Mr. Ramdas! Si Sulia po nandito na naman sa amin! Siguro walang tao. Kaya nakatakas na naman si Sulia. Siguro nga wala. Kanina kasi may kalesang galing sa bahay nila at umalis nang may mga sakay. Ano? Paano yan, Becky? Anong gagawin natin ngayon? Miss Sarah, mamaya nyo na lang po isipin yan. Painitan na lang po muna natin si Sulia. Oo. Ayos ka na, Sulia. Komportable ka na. Miss Sarah, sa tingin ko, kailangan na natin isoli si Sulia. Pupunta ako dun mamaya para ihatid si Sulia. Naku, hindi! Huwag na huwag mong gagawin yan, Miss Sarah. Kasi baka mahuli ka ni Miss Minchin at pag nalaman niyang lumabas ka, malalagot ka.
Maawa ka naman sa sarili mo. Baka mapagalitan ka na naman sa bagay na yan. Tama ka. Pero alam mo, Becky, hindi ko siya maaaring itago dito. Kailangang maibalik ko siya sa kabila. Pero... masama ito. Paano na ngayon to? Brought to you by Hackboy Anime. Kayong magmadali at hindi na muling aalis ang papa nyo. Totoo nga kaya? Siya na kaya ang anak ni Ralph? Pagpaumanin niyo po. Balik na po ako galing Paris. Maari bang iwan niyo muna kami rito? Aba, oo. Ang totoo po niyan, gusto kong humingi ng tawad para po sa nangyari. Alam niyo, Mr. Crisford, nung pinadalang ko po kayo ng sulat nung ako'y nasa Paris, kasama ko nang pabalik ang anak ni Ralph Crewe, pero nagkamali po ako. At ibang bata po pala yun. Nagkamali ka lang? Tama. Naghanap po ako sa lahat ng boarding school, pero hindi ko po nakita ang bata. At wala po akong nakita ni isang paaralan na babagay para sa kaisa-isang anak ni Mr. Crewe sa Paris. Ang totoo, nakahanda ako sa balitang ito, Carmichael. Handa ako. Huwag kayong mag-alala. Mabuti na ang pakiramdam ko. Dahil lang siguro ito sa pagkabigo. Pero malalagpasan ko rin ito. Malalagpasan ko rin. Basket sa sulya at takpan natin ang balabal para walang makakita. Salamat, Becky. Ngayon ang oras, Miss Sarah. Oo. Tama na yan, mga bata. Kanta naman ang pag-aaralan nyo ngayon. Miss Lavinia, maaari mo bang kunin ang pyesa ng kanta sa kwarto ko? Apo, Miss Amelia.
Ngayon, Miss Sarah, makahatid mo na si Sulya. Maraming salamat, Becky. Mr. Crisford. Alam niyo po ba, Mr. Crisford, may iniisip po ako nung kasalukuyan ako nakasakay sa barko. Hinahanap po natin ang anak ni Mr. Cruz sa Paris dahil lamang alam natin na isa siyang Pranses. Pero baka po nakakalimutan natin na dito ipinanganak si Mr. Cruz sa London. Tama. Dito nga po siya ipinanganak sa London, hindi po ba? Kaya po bakit hindi tayo maganap sa mga boarding school dito sa London? Marami pong boarding school dito sa London. Sa katunayan, meron nga pong boarding school sa katabi ng bahay niyo, Mr. Crisford. Tama ka. Sa kabilang bahay ay may batang babae na iniisip ko na baka siya ang anak ni Ralph Crewe. Ano? Pero hindi siya isang estudyante. Isa lamang siyang batang babaeng nagtatrabaho bilang katulong. Kaya nakapagtataka kung siya magiging anak ni Ralph Crewe. Imposible yun. Nakapanghihinayang. Kung ganun, sino po ang batang yun? Pumunin po sa inyo. Napalito po ako para ibalik ko lang po si Sulya kasi pumunta na naman po siya sa kwarto sa attic. Hindi niyo po ako naiintindihan? Namaste! Namaste! Ah! Ikaw pala! Ikaw pala yun! Natutuwa ako at nandito ka. Bakit ka nandito? Ikaw? Ikaw yung batang nasa attic. Mr. Ramdas? Pumunta po ako para ibalik si Sulya. Nagpunta po siya sa kwarto ko. Ano si Sulya? Sulya! Hindi po kayo maniniwala! Pasensya na po. Alam niyo po yung batang nagbibenta ng posporo? Diyan siya nakatira sa kabilang bahay at kilala po siya ni Miss Ramdas. Anong sabi mo? At marunong po siyang magsalita ng Hindu. Totoo ba yan? Master Crisford, narito po ngayon ang batang babaeng nakatira sa attic sa kabilang bahay. Gusto po niya kayong makita para magpasalamat po. Sige, Ramdas, dali mo siya dito. Dalian mo. Opo, Master. Kumusta po kayo, Mr. Crisford? Ipagpaumanhin po ninyo kung ngayon lang ako nakadalaw at maraming salamat po pala sa tulong na binigyan niyo sa akin. Magaling siyang magsalita para sa isang katulong lamang. Oo, tama ka.
Walang anuman. Nagpapasalamat din ako sa iyo dahil napakagandang sulat ang ginawa mo para sa akin. Sandali lamang. Ang sabi nila, marunong ka magsalita ng wikang Hindu. Opo, marunong po ako. Kasi po, tumira po ako noon sa India. Tumira ka sa India? Michael, hindi ko kayang itanong. Ikaw na. Pakiusap. Itanong mo sa bata kung ano ang kanyang pangalan. Ano bang pangalan mo? Sarah. Sarah Crew. Ikaw nga! Ikaw ang anak ni Ralph na matagal ko nang hinahanap!